Hi guys! Ngayon gagala ang grupo namin sa La Union for 3 days, 2 nights. DIY lang kami. So, Holy Week ito, Thursday ng midnight kami umalis. Nag-rent pala kami ng van, 20,000 yun for 3 days. 12-seater siya, ang luwag ng van at nakaka-relax. Sarap mag-road trip sa van ni Kuya. Ang galing din mag-drive, smooth lang, di nakakahilo. Dito ang first stop namin sa PTT SCTEX sa may Bamban Tarlac. Madaming kainan dito at saktong-sakto mag-breakfast. Pero andito pa din kami umaga na kasi sobrang traffic sa NDEX. Expect namin na makarating kami ng umaga sa San Fernando, La Union kasi dun kami nakakuha ng transient house. But since Holy Week, dumating kami ng 12 noon din. So parang 12 hours na biyahe sa sobrang traffic. Since tanghali na kami nakalating sa La Union, first stop, ang Halo-Halo de Eloco kasi must eat daw. Haba ng pila, mga 10 years pa kami bago masuservan. At walang waiting area, so kung willing to wait ka, antay ka sa labas. Ito yung menu nila, bibigyan ka nila ng papel ng iyong orders. Masarap ang halo-halo nila, hindi ordinaryong halo-halo na nabibili sa tabi-tabi lang. Maganda yung lugar sa loob, masikip lang din talaga. After lunch, check-in na kami dito sa CCW Travelers Inn. You can check them in Facebook. Mga 5-minute ride siya sa San Juan or Orbistondo Beach. Medyo punuan ang La Union ng Holy Week, kaya dapat nakahanap ka na ng matutuluyan months before Holy Week. Tag 500 per person, merong for couple din, meron ding for group, as you can see sa picture. Maganda ang view pag nasa taas ka hanggang third floor. Pwede ka magluto, meron silang common kitchen. Problem lang doon sa La Union ang tubig, dahil laging walang tubig pag umaga. Yung sa transient namin, meron naman silang tangke. Walking distance lang sa beach. Actually, nilakad lang namin papuntang San Juan Beach sa beach side nung paggabi na. Wala masyadong tao dyan. Pagdating sa San Juan, ang dami ng mga restaurants at madami na ding tao. Pag 6 PM na, bawal lang maligo or mag-surf sa dagat. Chill-chill na lang sa baybayin. Picture-picture din pag may chance. Dito pala kami kumain sa Fat Wave. Medyo waiting din, pero carry lang naman. Ito ang view niya. Ito naman yung menu. Sobrang dami ng kainan sa La Union, tabi-tabi na talaga. Ito naman yung mga kainan sa road, along the highway. Yung isa sa sikat dito sa La Union is yung Floatsam Jetsam. Hindi kami nagpunta kasi sobrang blockbuster ang pila. Maganda naman talaga yung view sa loob at saka sa beach side, pero hindi worth it ang pila, sobrang haba. So for today, yung nasa listahan namin na pupuntahan ay yung Halo-Halo de Eloco, check yon, at yung Floatsam Jetsam, X na sa listahan. So it's our second day, start of our tour is 8 AM. Napag-breakfast na pala kami sa transient, nagluto kami ng maaga. Naka-arrange ang spots na pupuntahan namin based sa location. San Fernando tour muna kami. First stop is the Macho Temple. No entrance fee dito, pero merong donation box para sa maintenance ng lugar. Merong logbook pagpapasok ka sa loob. Open siya for everyone from 7 AM to 5 PM. Madaming tao kahit hindi naman mga worshippers. Kaharap niya yung China Sea. Sikat itong puntahan kasi sabi nila si Macho ay merong healing powers. Maganda din talaga ang view dito. Dito sa kabilang side, aakyat ka, andito si Macho. Hindi na to naakyat ng iba kasi sa kabilang side na to.
Ayan, may pick kaming dalawa. Second stop is Pagoda Hill. Sa pangalan pa lang, mapapagod ka na. Char. Hindi naman, maganda sa taas kasi makikita mo yung panoramic view ng San Fernando City Bay. Itong Pagoda Hill ay isang Chinese-themed architecture atop a hill. Known siya as Filipino-Chinese Friendship Park. So dito siguro nag-bonding yung mga Chinese at Filipino people noong unang panahon. Char. Walang entrance fee dito, relaxing yung lugar pero isa lang talaga siya. Kaya mahihiya akong tumambay ng matagal kasi may mga taong nagpapapicture din. Ang ganda ng view. Aawra lang ako, wait. Third stop is dito lang kami sa town proper. Nagpa-picture dito sa San Fernando. Pumunta kami sa church para magdasal at magpa-picture at nagplasa din saglit while waiting sa mga kasama. Bumili kami ng may inom din sa may 7-Eleven kasi ang init, nakaubos ng energy. Fourth stop is Pindangan Ruins. Entrance fee is 25 pesos. Ito ay isang religious site. Merong malaking puno, yun yung landmark. Merong katibing church dito na Carmelite Monastery. Ang ganda ng church. Meron din silang mga nakalagay sa gilid na prayer cards. Pwede ka kumuha for free lang. Ito ay ruins ng isang lumang simbahan. Pinatayo daw ito ng mga Espanyol noong 1764 at nasira ng lindol noong 1892. Ginamit din siya na pagtutuyuan ng mga isda. Not much to see pero very peaceful, walang tao, na may maintain siya ng mga Carmelite sisters. So kung andito lang din kayo sa La Union, puntahan niyo na to. Fifth stop is Thunderbird Resort. So sad, hindi kami nakapasok dito kasi sarado sila for walk-in. Fully booked na sila dahil Holy Week nga. Hindi din ako nakapag-reserve for sightseeing lang. Hindi sila nag-a-allow talaga. Pero kung gusto nyo mag-walk-in next time yung hindi Holy Week, 500 ang entrance fee, consumable yung 300 pesos. Sure ako worth it ang pagpipicturean dito. Sobrang ganda. Sa aming mga susunod na spots, pupunta na kami ngayon sa Luna, another town ng La Union. 1 hour away from San Fernando, 6th stop na Macpacan Church, dito na sa Luna. Ito yung loob ng church. Isa itong pinupuntahan din talaga sa La Union. Sobrang tagal na daw nitong church na to, mga 1600s pa. Idineklara din itong National Treasure ng National Museum of the Philippines. Dami na mga carroza dito, ready na para sa parade. So far, hindi pa naman kami na traffic at hindi naman sobrang dami ng tao at hindi pa din kami nahirapan sa parking. Thank God. 7th stop is in Bahay na Bato. It's an art gallery. Bahay siya na gawa sa mga pebbles at stones malapit sa Pebble Beach at makikita mo yung view ng South China Sea. Not advisable for swimming kasi grabe ang alon. Family rest house siya ng isang Korean family na naging art gallery. Open siya from 9 a.m. to 6 p.m. Korean artist Vong Kim yung pinaka-main sculpture ng place na to, pero meron ding mga Pinoy sculptures. Dito siya yung sa The Marriage Vow, si Jody yung bumisita sa kaibigan niyang doktor. Ang daming pwedeng pagpicturean dito, puro mga pebbles. Grabe, sarap mag-uwi. Yan, dito si Jody nung paalis na siya. Dito naman yung parang rooms nila kung gusto mong mag-staycation sa kanilang mga bungalow. Price starts at 3,500 daw per night. Dito pala kami kumain ng lunch. Medyo hindi naman kalakihan pero nakaka-order ka na parang mga manginasal at maubusog ka naman. Sulit na din, around 100 to 150 yung price ng foods nila. Do not miss this place pag nasa La Union kayo kasi maganda. Meron din isang spot na Bato de Luna naman. Halos magkatabi lang sila sa Bahay ng Bato. Same pa din yung may-ari at mga sculptures. Pero ibang entrance fee naman yon. Hindi na kami pumasok kasi dun. Kasi feeling ko, same-same lang. 50 pesos din yung entrance. Medyo madaming tao at puno ang parking sa loob. Kaya naglakad na lang kami papasok.
Merong 50 pesos entrance fee. Malawak ito. Hindi namin nalibot lahat kasi ang init din talaga. Kasi alas 12 yun. Meron palang pool para sa mga mag-staycation dito. Eighth stop is Baluarte Watchtower. Walang entrance fee dito. Malapit lang to sa kamay na bato. Alam ko dito sa Baluarte, nagpalubog si Jody sa The Marriage Vow, Charisse. Ang ganda ng dagat at pebbles dito. Grabe, sarap tumambay pag hindi mainit. Isa ito sa mga pinupuntahan ng mga turista. Dami lang nagpapapicture talaga sa labas at loob. 400 years old na daw itong tower na ito at ginawa ito para sa lookout point para sa mga umaataking mga pirates noon. Pero nasira na daw ito dahil sa malalakas na alon, ni-renovate lang ng gobyerno. Ninth stop is in Paraor, Balawan, para makita yung Bohol-like forest daw. Madadaanan lang to pabalik ng San Fernando. Nag-stop over lang kami para magpa-picture. Bohol Fields na siya. I'm not sure if I pronounce it correctly. Yung lugar niya is Paraor, Balawan. 10th stop is Imuki Island, Paraor, Balawan pa din. Hindi ito kasama sa listahan ng pupuntahan namin, pero sabi ng may-ari ng Transient na bago lang daw ito at maganda daw. So, pinuntahan namin since madadaanan lang din pa uwi. Maglalakad ka pa papunta sa pinakadalampasigan. Madami kang madadaanan na mabilhan mga pagkain at souvenirs. Merong entrance fee na 10 pesos or parang environmental fee. Meron din silang bisan, iba yung CR kung gusto mo umihit. Ito yung paligid ng Imuki. Andito kami, nag-aantay sa balsa dahil pila. Pang 7 pa kami sa pila ng balsa at 75 pesos yung pamasahi each yung ambaga namin kasi parang 350 yung balsa for 5 to 6 persons. Dapat daw kasi magbalsa kami kasi may pupuntahan kaming 3 lagoons. So, pag sasabihin lagoons, parang wow, parang ang ganda. Parang El Nido ganon. Char. Pero dahil low tide, hindi satisfying yung mga lagoons at yung tubig ay hindi colored dagat. Lubog na, siguro sa dami ng tao. Tingnan nyo kayo na humusga. Madami din kasi nang naniligo, parang puro ihi na dun. Tapos sabi parang 3 lagoons, diba? Tapos yung next lagoon ay dun na din sa tabi. Magkatabi lang. So hindi na kami binalsa. Aakitin nilang namin sa mga bato-bato. Pero pagpupunta mo sa kabilang side, ganun lang din. Siguro maganda kung high tide at kung walang tao. Pero ewan, hindi kami natuwa. Yung tubig hindi kagaya ng mga nasa picture na blue-green at linaw-linaw ng tubig. So ayun, pabalik na kami. Dahil medyo basa na kami, didiretso na lang kami sa San Juan Beach para maligo sa dagat. Dumaan muna kami sa isang sikat na restaurant dito sa San Juan, yung Kabsak. Diyan sana kami kakain, pero puno lagi, kaya nagpa-picture na lang kami. Ito yung Kabsak sa beach side. Tingnan nyo, puno na. Maganda sana ay dyan tumambay. Ganyan kadami ang tao dito, halos wala ng space. Ito yung hindi boring na beach. Sobrang saya maligo dito. Hampasin ka at iikot ka sa ilalim ng dagat. Sobrang lakas ng alon at current. Grabe yung sigaw dito. Mapaos kami. Umuwi kami ng Transient para maligo at para makapag-dinner. Hindi ko na-picturean yung lugar na pinagkainan namin. Pero parang place siya na may madaming upuan sa gitna. At madaming mga maliliit na kiosk. Madami kapag pipilian, hindi ko na-picturean dahil sa gutom. Pero satisfying doon, makikita lang yun agad sa along the highway lang siya pag pupunta kang San Juan. 11th and last stop for our second day is sa San Juan Night Market. Dito madaming mga street foods. Nako, sarap kumain at mag-food trip dito. Madami kang mabibili na ding mga pasalubong. Mabubusog ka sa daming tinda, di ka makapili, lahat gusto mo kainin. And that's a wrap ng aming second day. Sobrang saya at dami naming napuntahan. Sulit ang second day. So, it's our third and last day sa La Union. So, maaga kaming nag-breakfast dito sa Transient at pumunta ulit kami sa beach ng San Juan para mag-surf at maligo sa dagat. Grabe talaga ang alon. Kala mo may bagyo na signal number 5. Dami nagsusurf at sobrang dami ng tao. Sobrang saya maligo dito. Parang kahit buong araw ka dito, di ka magsasawa. Ang saya kasi, hindi boring. After dito, ay nag-check off na pala kami mga 10 to 11 a.m. Kasi dire-diretso na kami sa aming pupuntahan at diretso na din pa uwi.
first stop is Grape Farm dito sa Bawang or Bayuwang. Choose the correct answer na lang. Madaming grape farm kang madadaanan, pero dito kami dinala ni Kuya sa Gapus Grapes Vineyard. So, dinala kami sa kung saan hinug na yung mga grapes. Pagpasok namin sa farm, may mga nagtitinda ng mga kung ano-ano at ang daming pa-free taste ng wine, iba-ibang flavor. Nalasing ako ng sly, char. Ayan yung klase-klaseng wines na mabibili mo or pwede mong bilhin. Mga parang 280 ata to kada bote. Nakalimutan ko na agad-agad. So, pwede ka nang mamitas. Tapos, kung ano yung lupitas mo, yun yung babayaran mo. Seedless siya at native grapes daw. So, mahal siya actually sa mga imported grapes. So ito na, mamimitas na ako. Unti lang, matikman ko lang yung grapes nila. Second stop sa aming gala ay sa Agu Eco Park. Dito kami nag-lunch, may mga kainan dito. Masarap yung mga kainan at mura lang, mabubusog ka talaga. Tabi lang siya ng kalsada. Hindi ito kasama sa aming listahan, pero recommended din ng may-ari ng transient. So, pinuntahan na namin since madadaanan lang din naman. Dito sa farm na to ay parang Baguio feels. Madaming nagpipiknik, may CR din. So, kung gusto mo lang mag-relax, maganda dito. Meron ding playground para sa mga bata. Hindi namin nalibot buong area, pero malawak to at maganda. May dagat pa sa dulo. Dito lang kami sa may bukana eh. Meron environmental fee na 15 pesos each. Need mo ng madaming oras pupunta dito kasi maganda tumambay at magdala ng foods at mag-relax-relax lang. Pero nagmamadali na kami kaya di na kami nagtagal. Nagpa-picture lang. Paalis na kami at tumaan lang kami dito sa Basilica Minor of Our Lady of Charity. Ang ganda ng simbahan, hindi na kami tumawid, medyo mahirap kasi ang parking at medyo ma-traffic. Paalis na kami at meron pa kaming third and last stop sa Goshen Resort sa Bambantarlac. Ang ganda pala nitong araw, parang may lalabas na angel, ganun yung feeling. Bumili pala muna kami ng pasalubong sa mga nagtitinda lang sa mga daan. Mga tinda nila ay more on tuyo talaga. Medyo nahirapan kami tuntunin ang Goshen. Masyado siyang papasok. Kaya mga 5 PM na kami dumating. Ito yung rates nila. At worth it, ang ganda. Hanggang 8 PM sila kaya carry lang. Maganda ang view sa gabi. May banda na natugtog. Merong kainan din dito sa Goshen. Itong Cafe Roma. Reasonable din naman yung price. Meron akong separate vlog about Goshen. You may check it out sa aking channel. And that ends our trip. Sulit sa bakasyon, 14 to 15 destinations in 3 days, sobrang sulit. So, ito pala yung budget namin. So, makita nyo yung transportation, accommodation, yung mga entrance fee na sa mga napuntahan namin at yung pupuntahan sana. And kasama yung foods and pasalubong, yun. Siguro all in, mga around 5,000 to 6,000 budget. Kasama yung foods at pasalubong dun. Yan, so sobrang sulit. Sarap mag-travel.